Lahat tayo ay nangangarap ng matiwasay na pamumuhaya. Ngunit nang dahil sa mga taong sakim at ganit sa kapangyarihan, pati tayong mga mahihirap ay nais tanggalan ng kapayapaan at katahimikan na ating pinakaasam-asam. Hanggang sa ang tangi mo na lang paraan ay ang lumaban. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dado, 49 years old, nakatira sa isang liblib na lugar sa Masbate. Milya-milya ang layo namin sa lungsod. Katunayan, bilang lamang sa aking mga daliri ang pagpunta ko roon, kaya mas sanay kami sa mga kabundukan. Pangunguling ang pangunahin naming hanap buhay sa aming baryo. Bata pa lamang ako ay dito na ako namulat sa ganitong uri ng trabaho. Hanggang sa ako'y makapag-asawa. Tatlo lamang kami magkakapatid ngunit namatay ang isa at yung bunso naman ay mas pinili ng aking kapatid na makipagsapalaran sa Maynila. Dahil sa hirap ng buhay at doon na rin bumuo ng sarili nitong pamilya. Bago sumakabilang buhay ang aking mga magulang, ay naiwan sa aking pangangalaga ang halos isang ektarya ng lupa sa kabundukan. Ito ang pinagkukunan namin ng mga kahoy na ginagawang uling. Ang lupang ito ay sa gobyerno, ngunit matagal na ito sa aming pangangalaga at pinagpasapasahan na lang ito ng aming mga kanununuan. Sa aming lugar po kasi, hindi uso ang tinatawag na titulo dahil ang mga kabundukan na kapaligid ay halos sa gobyerno o porestal kung ito ay tawagin sa amin. At kung sino man ang nag-aasikaso o nangangalaga, ay siya ang maituturing na nagmamay-ari. Dahil sa akin na hinahibilin ng aking mga magulang ang lupang ito, ay mas nilinang ko pa nga ito kahit na imposibleng araruhin na dahil sa naglalakihang mga bato. Sinikap kong taniman ng kamote at mga saging gamit ang mano-manong pag-aasarol upang makapagkunan ng aming mga pangangailangan. Sa unang bahagi pa ng aking lupang tinaniman ay doon naman ako nangunguha ng mga kahoy na mauuling. Kasakasama ko ang aking mahal na asawa. Sa edad niyang 35 ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak na matagal na naming pinapangarap dahil sa misilan daw itong mabuntis at mababa ang bahay bata kaya hindi mabuntis-buntis. Dahil nga sa ganoong sitwasyon, mas pinadama ko pa sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kaya kahit saan ako pumaroon, palagi ko siyang kasama. Simple at tahimik lang ang aming pamumuhay. Kahit na medyo salat kami sa aming pamumuhay, ay pinagpapasalamat pa rin namin at mababait ang kababaryo namin. Katunayan, parang magkakapatid ang aming turingan. Nagbibigayan at nagtutulungan at wala sa amin ang imputan o makasarili. Dahil sa ganong pag-uugali, ay tahimik at payapa sa aming lugar at walang nag-aaway-away dahil sa lupa lang. Nirerespeto namin ang bawat isa. Dahil sa milya ang layo namin sa lungsod, ay bibihira kaming naaabutan ng programa ng gobyerno at bibihira din kaming napupuntahan ng mga kasundaluhan dahilan upang ang mga rebelde ang mas kilala namin kaysa sa mga alagad ng batas. Sa aming lugar, sila ang nagsisilbi namin mga taga-protekta o tagapagtanggol laban sa mga may masasamang loob at nagtatangka ng aming buhay. Sa umpisa, wala namang naging problema. Katunayan, maganda at maayos kaming napapangasiwaan hanggang sa napapansin na namin unti-unti nang nagbabago ang pakikisama ng mga ito sa amin. Nang magpalit ng namumuno ang mga ito, ay doon nagsimula na magkaroon ng pagmamalupit at pang-aapi. Delia, mabuti pa siguro gumawa na lang tayo ng matitirhan sa bukid natin. Nang sa ganun eh, makiiwas tayo sa gulo. Pero paano ang mga alaga natin, mga baboy, Dado?
hindi na nga ako sumagot pa sa kahit na medyo naguguluhan pa kung ano pa talaga ang nararapat naming gawin. Dahil din sa pag-aalangan ng aking asawa na iwanan ang aming titirahan at ang aming mga alaga, ay hinayaan ko na lang muna siya. Ang iniisip ko, saka ko na lang ipagpipilitan ang nais ko na lumipat kami ng titirhana. Nagpatuloy pa nga ang araw-araw naming ginagawa at tulad ng dati, araw-araw kaming pumupunta sa bukid upang mangahoy at mangulinga. Lumipas pa ang maraming araw na ganon at ganon palagi ang aming ginagawa. Hanggang isang araw, may mga rebelde na nanggugulo sa aming nayon at sa pilitang pinagkukuha ang aming mga mahalagang ari-arian. Lahat ng kanilang mapapakinabangan ay kanilang kinukuha at kami mga kalalakihan ay nakakaranas ng pambubugbog kung kami ay tatanggi sa kanilang nais. Dahil sa mga naganap, lubos ang kalungkutang namayani sa aming baryo sapagkat wala kaming mahihinga ng tulong. Natatakot din kami na muling babalik at manggugulo sa aming baryo ang mga rebelde na yun. Ang mas kinatakot pa namin mangyari, baka mas malala pa ang maaaring gawin ng mga ito sa amin. Kung kaya, masinsinan ko ng kinausap ang aking asawa. Delia, napapanaw na siguro na lisanin muna natin ang baryo natin. At doon na muna tayo tumira sa bukid. Ikaw ang bahala, Dado, kung ano ang sa tingin mo ang mas makakabuti sa atin. Dahil sa aming napag-usapan, ay sinikap namin mag-asawa na makagawa ng kahit na maliit na kamalig sa aming bukid upang pansamantalang matirhan. Habang hindi pa nga ito natatapos, ay dun pa rin kami umuwi sa aming bahay sa baryo. Ngunit mas nagiging abusado ang mga rebelde sa kanilang pamamalakad sa aming baryo. Ang dating tahimik at simple naming pamumuhay ngayon ay napalitan ng karahasan at pangaapi buhat sa mga to. Upang makaiwas sa gulo, ay napagdesisyonan naming mag-asawa ang tumira na lamang sa aming bukid upang maging payapa kami sa aming pamumuhay. Sinikap namin ang makagawa agad ng maliit na matitirhan. Matitirhang kawayan ang dinding ng bahay at mga dahon naman ng anahawa ang bubunga. Dahil sa aming ginawa, mas napalayo kami sa mga kababaryo namin at sa mga rebelde. Kaya nagkaroon kami ng katahimikan at kapayapaan sa aming pangaraw-araw. Mas naging komportable pa nga ako sa aming ginagawa dahil hindi na namin kailangan na pumaroon at pumarito pa sa aming bukid. Kaya mas nagagawa namin ng maayos ang aming mga trabaho. Ang aking asawa ay abala sa pagtatanim ng mga gulay at iba pa. Samantalang ako naman ay abala din sa pag-uuling. Nagpatuloy ang ganoon naming mga gawain sa pang-araw-araw. Hanggang sa medyo nahihirapan na ako na kumuha ng mga kahon na gagamitin upang gawing uling. Kaya medyo napapalayo na ako sa pangunguha ng mga ito. Dado, baka makalimutan mo na bawal manguha sa sagradong bukid katabi ng sa atin, ha? Huwag kang mag-alala, Delia. Di ko naman nakakalimutan. Sagot ko naman sa aking asawa. Pinaniniwalaan kasi na ang katabing bukid na malapit sa amin ay sagrado dahil may isang malaking puno roon ng balite. Pinagpupugaran ng mga engkanto at iba pa. Ayon sa mga sabi-sabi, marami ng mga mangunguling ang nagtangkang manguha roon ng mga kahoy. Ngunit ang iba ay umuwi na wala sa wisyo at yung iba naman ay nagkakaroon ng malubhang sakit at nagiging dahilan ng kamatayan. Meron ding iba na hindi na nakakauwi pa sa kanilang mga pamilya. Kaya dahil dito, naging usap-usapan ang bundok na ito at sinasabing sagrado dahil umano sa mga kakaibang nilalang na nakatira dito. Dahil sa ganoong usap-usapan, ay kinatatakutan at nilalayuan ang parte ng bundok na ito.
Kahit sino sa mga taga na yon ay wala nang nagtangka pa nga pumasok dito. Ngunit para sa akin ay usap-usapan lamang ang mga iyon. At hanggat hindi ko nakikita ng aking dalawang mata, ito'y hindi ko paniniwalaan. Lumipas ang mga araw at pakunti ng pakunti ang mga pinagkukunan ko ng mga kahoy na mauuling. Kaya medyo kakaunti na lang ang uling na aking nagagawa. Ay, paano na kaya ito? Wala na ako makukunan. Pagbuntong hiniga ko sa aking sarili. Paano kasi kung hindi ko pa magagawa ng paraan upang makahanap ng mapagkukunan ng mga kahoy na magagamit upang uling? Mas mahihirapan kami sa aming pang-araw-araw na pagkain. Tangi ang bundok lamang ng katabi ng kanilang bukid ang nakikita kong solusyon upang makakuha ako ng maraming kahoy at mauuling. Ngunit nagdadalawang isip ako dahil alam kong magagalit sa akin ang aking asawa kapag ito ay aking gagawin. Dahil sinabihan niya na ako umpisa pa lamang. Lumipas pa ang mga araw at napapansin na ng aking asawa ang nangyayari sa akin. Dahil sa pagiging matamlay ng aking katawan at malayo palagi ang aking iniisip. Dado, anong nangyayari sa'yo? Tanong ng aking asawa. Wala naman, Delia. Medyo napagod lang siguro. Pagpapalusot ko mula rito dahil sa ayaw kong sabihin dito ang aking suliranin at ang aking mga pinaplanong pangangahoy sa katabi ng aming bundok. Kinagabihan pagkatapos naming pagkain ng hapunan, ay maaga akong nagpahinga upang mas mapag-isipan kung itutuloy ko pa ba ang aking pinaplanong pangunguha ng kahoy doon sa katabing bundok. Kinabukasan, ay maaga akong nagising upang maaga mag-umpisa sa aking pangangahoy. Kaya wala akong sinayang na oras upang magpaalam sa aking asawa. Ngunit, lingid sa kaalaman nito na doon ako mangangahoy sa bundok na ipinagbabawal sa akin ng aking asawa. Bahala na. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa akin kung mag-iingat na lang ako. Bulong ko sa aking sarili upang hindi na mag-isip ng masama at kung ano-ano pa. Nagpatuloy na ako sa pagpasok sa makahoy na bundok na iyon. At nang makapasok na ako sa loob, ay nagulat ako sa aking nakita dahil tila isang paraiso ang paligid at maraming mga hayop ang doon ay naninirahan. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nasisilayan dahil ni hindi sumagi sa aking isip na may ganito pala na tila paraiso sa aming lugar. Maliban sa nagtataas ang mga punong kahoy, ay may mga batis na sariwang dinadaluyan ng malinis na tubig. At may bukal dito na nakakainganyo na maligo. Bukod sa bukal at batis, ay may kuweba rin ito sa di kalayuan na pinananahanan ng iba't ibang uri ng mga hayop. Kakaiba ang bundok na ito dala siguro ng ilang taon na nga hindi napapasok. Maraming mga hayop ang naninirahan dito dahil doon. May nakikita akong mga baboy ramo, mga manok at maging ng unggoy. Marami ding iba't ibang uri ng mga ibon at masasabi mong kamangha-mangha ang bundok na ito. Marami ring mga prutas at mga bungang kahoy sa loob ng bundok na ito. Kung kaya nawala sa isip ko ang aking pakay at sa halip ay nanghuli ako ng mga baboy ramo at nanguha ng mga bungang kahoy. Sabi ko na nga ba, wala namang kakaiba sa bundok na ito. Panakot lamang pala ng mga matatanda ang mga sabi-sabi tungkol dito. Dahil sa lubos akong nasisiyahan sa pangunguha ng mga ligaw na hayop at mga bungang kahoy, ay hindi na nga ako nakapanguha pa ng mga kahoy na mauuling namin. Nang lumabas ako sa bundok na iyon, ay halos makuba ako sa pagbupuhat ng mga bungang kahoy at baboy ramo na aking nakuha doon.
Mga bandang alas 4 pa lang ng hapon ay nagmamadali na akong umuwi sa bahay. Dala-dala ang aking mga nakuha. Delia, halika rito. Tulungan mo muna ako. Oh, Dado, ano yung mga dala mo? Lumapit naman agad si Delia sa aking kinaroroonan upang matulungan niya ako. Nagulat siya sa aking mga dala dahil marami ang mga bungang kahoy at prutas ang aking nakuha. May hinog na langka, may papaya, kamuting baging at marami pang iba. Nagtaka din siya dahil may baboy ramo akong nahuli. Dado, ang dami naman ng mga to. Saan mo nakuha tong mga to? Ah, dyan lang sa di kalayuan. Sagot ko naman sa aking asawa. Nang marinig ni Delia ang aking sagot, ay hindi na ito muli pang nag-usisa pa. Dahil naging abala na kami pareho sa aming mga ginagawa. Inihanda niya ang mga nakuha kong bungang kahoy habang ako naman ay nagpatuloy sa pagkataya sa nakuha kong baboy ramo. Dahil sa aking mga nakuha at nahuli ay sobrang busog na busog ako kaya maaga kami nagpahinga at natulog. Nagpatuloy ang aking pagpasok sa bundok na yon upang manguha at manghuli pa ng mga ligaw na hayop. Isang araw, maaga akong naghanda upang pumunta ulit sa bundok na yon upang maghanap ng mga bungang kahoy at manghuli ng mga ligaw na hayop. Gumawa na nga ako ng mga bitag para sa mga hayop at naghanap ng mga bungang kahoy sa aking paghahanap ay may nakita akong usa sa di kalayuan. Kaya nagmamadali akong naghanap ng paraan upang ito ay hulihin. Aba, ang laking usa na ito ah. Saktong-sakto sa pananghalian namin. Bulong ko sa aking sarili at nagmamadaling gumawa ng kahoy na pinatulis upang gawing sibat at ipanghuli sa usa na yon. Nang magawa ko na at makahanda na ay dahan-dahan na akong nilapitan ng usa. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay nakita na ako nito kaya mabilis na itong tumakbo papalayo. Dahil sa pagnanais kong mahuli ito ay walang pag-aatubili sinundan ko ito hanggang sa hindi ko na malayan na ako ay napalayo na at unti-unti na pala akong nakakapasok sa pusod ng gubat. Nakatuon lamang sa usa na iyon ang aking isipan at nang lumingon ako sa aking paligid ay doon ko napagtanto na malayo-layo na pala ang narating ko at medyo nasa kasukalan na ako napagpada. Maliban sa mga nagtataas sa mga punong kahoy, ay nagtataasan din ang mga damo at talahib sa aking paligid. Kaya hindi ko masyadong makita ang aking kinaroroonan, maging ang aking inaapakan. Hindi ko na rin nakikita pa ang usa na aking sinusundan. Kaya sa halip na hulihin ito ay nakaramdam ako ng takot sa aking sarili at panganib sa aking kapaligiran. Dahil sa kapal ng mga nagtataas ang mga kahoy, ay natatakpan nito ng mga dahon ang kalangitan. Halos madilim ang looban, dagdagan pa ng naghahaba ang mga talahib na ikinadagdag ng mas pagdilim sa buong paligid. Sa wari ko alas 2 pa lang ng hapon, ngunit tila alas 6 na sa loob nito dahil sa dilim ng kapaligiran. Nagmamadali na ako nga makabalik sa aking pinanggalingan. Ang iniisip ko kasi ng mga oras na yon ay ang aking kaligtasan. Bahala na kung wala akong makuhang mga prutas o ligaw na hayo. Basta ligtas ako nga makabalik ay okay na yon. Nagmadali na akong hanapin ang daan pabalik ngunit talagang hirap ako na makita ito. Dahil sa makakapal at nagtataasang mga talahib. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad kahit na wala itong direksyon. Bahala na, basta ang mahalaga, makabalik at makauwi ako sa amin. Sa patuloy ko pang paglalakad sa nagtataasang mga talahib, ay bigla na lang ako nahulog sa isang malalim na butas na naging dahilan upang mawalan ako ng malay.
na panaginipan ko ang isang babae na sa tingin ko ay hindi pangkaraniwan. May mga kasamahan din ito ngunit nawawari ko na siya ang pinuno ng mga to. Maputi ang babaeng ito at maladyosa ang angking ganda nito na nababagay sa magara nitong kasuotan. At ang sabi niya, "Ako si Prinsesa Maleya mula sa lahi ng mga engkanto." Pagpapakilala nito, "Narito ka sa aming tirahan. Paano ka nakarating dito?" Pagtatanong nito sa akin, kaya nagmamadali akong tumugon. "Pasensya na po kayo sa kapahangasan ko, mahal na prinsesa. Nanguha lamang po ako ng mga bungang kahoy at mga ligaw na hayop na maaari namin makain ng asawa ko." Sabi ko, "Natutuwa ako sa iyo, Ginoo, dahil sa pinakita mong tapang at pagmamahal sa iyong asawa. Alam ko kinatatakutan itong aming lugar, ngunit hindi ka man lang natatakot na pumasok sa aming teritoryo. Matagal-tagal na rin kami naghahanap ng katulad mo na may mabuting kalooban at puso para sa iyong pamilya at sa nakararami. Ikaw ang napili namin upang maging tagaprotekta sa lugar na ito laban sa mga taong naghahangad ng kasamaan sa lugar na to. Nararamdaman namin may masasamang loob na naglanais kamkamin ang lupang ito, maging ang mga lupa sa inyo, makuha lamang ang kanilang ninanais na kayamanan. Tulungan mo kami maprotektahan ng lupang ating pinangangalagaan at kami ang bahalang tumulong sa iyo. Pagkakalooban ka namin ng isang bagay na iyong magagamit laban sa mga to. Simula ngayon, ikaw ang aming itinalaga upang maging tagapagtanggol sa lugar na ito at tagapagtanggol sa lahat. Bumangon ka, Dado. Kunin mo sa gitna ng kuweba na ito ang isang kumikinang na bato na magiging mutya mo. Ito ay pinagkaloob namin sa iyo, ang mutya ng kuweba na may kakayahan na magkaroon ka ng pambihirang kabal sa katawan. Walang bala ng barin o itak o kahit na anong sandata ang maaaring makasugat sa iyo dahil sa mutya na ito. Hindi ka rin matatablan ng anumang lason, kulam at pambabarang dahil sa tangan mong mutya. May kakayahan ang mutya na yan na makapanggamot, matutukoy ang lamig at pilay sa katawan, at higit sa lahat, may kakayahang makapagpagaling sa isang babae upang magkaroon ng anak. Ilagay mo lamang sa isang baso ng tubig ang mutya na ito at ipainom mo sa tao na iyon ang tubig na pinaglagyan mo ng mutya. Dahil sa taglay nitong kapangyarihan, may pagkakataon siyang magkaroon ng anak at hindi lang yan. May kakayahan din na manumbalik ng lakas ang tubig na pinaglagyan mo ng mutya. Ngayon, Dado, gumising ka na at kuhain mo na ang mutyang pinagkaloob namin sa'yo. Maya-maya pa ay nagising na nga ako buhat sa pagkakatulog. Ngunit hirap akong makatayo buhat sa mga pinsala kong natamo. Kahit nahihirapan ako sa paggalaw ng maayos dahil sa sakit ng katawan ko, ay pinilit ko pa rin tumungo sa kaloob-looban ng kuweba upang sundin ang inuutos sa akin ng prinsesa na iyon. Sobrang dilim ng paligid at halos hirap akong makakita. Hirap na hirap akong makakita sa paligid dahil wala naman akong dalang gamit upang maliwanagan ang aking daraanan. Ilang minuto pa ang lumipas at may unti-unti na akong nakikitang liwanag, kaya inisip ko na baka malapit na ako sa bukana ng kuweba. Ngunit nang mas malapit pa ako, ay mas nagulat ako sa nasaksihan dahil isang bilugang bato na nagliliwanag ang aking nasilayan. Dito pala nanggagaling ang kaninang liwanag na aking nakikita. "Ito na siguro ang mutya ng kuweba na sinasabi ng mga engkanto na yon," wika ko sa aking sarili. Nang malapit na ako ay agad ko itong kinuha at inilagay sa aking bulsa. Nang may isa katuparan ko na ito
ay nagmamadali na akong naghanap ng labasan sa kuweba. Ilang minuto pa ang nakakalipas at nagtagumpay naman akong makalabas sa kuweba na yon. At nagpatuloy na ako sa paghahanap ng daan na pauwi sa aming bahay. Halos magdidilim na noon nang ako'y makauwi sa amin. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala ng aking asawa na nag-aantay sa labas ng bahay namin. O Dado, bakit ngayon ka lang? Pag-aalala nito na makita kong gula-gulanit ang suot at maraming sugat sa katawan. Kaya inalalayan niya ako na makapasok sa loob ng bahay. Pinaupo niya ako at kumuha siya ng palanggana at basang damit upang ipunas sa aking mga sugat. Humingi din ako sa kanya ng isang basong tubig dahil sa nauuhaw na ako. Pagbalik niya ay inaabot niya sa akin ng isang baso ng tubig at bumalik ulit upang kumuha ng palangganang may tubig. Nang may abot sa akin ng isang baso ng tubig ay walang pag-aalangan kong inlagay ang mutya sa baso at walang pag-aatubiling inlom ko nga ang tubig habang nakababad ang mutya. At walang ano-ano, bumalik nga ang aking lakas at ang kanilang hirap kong maigalaw na katawan ngayon ay okay na parang walang nangyari. Dahil sa aking nagawa, nakatayo at nakagalaw na ako ng maayos. Kaya nang bumalik ang aking asawa sa akin ay sobra ang kanyang pagkagulat sa mga nasaksiyan. Kaya upang hindi siya magkaroon ng ano pa mang mga agam-agam ay kinuwento ko dito ang lahat, maging ang pagkakaloob sa akin ng mutya ng kuweba. Sa umpisa parang hindi kumbinsido ang aking asawa at hindi naniniwala. Kaya walang ano-ano ay kumuha ako ng isang baso ng tubig at ibinabad ang mutya at pinainom sa kanya ang tubig na pinagbabaran. Nang mainom niya ito ay may kakaiba raw siyang naramdaman na enerhiyang dumadalo sa buo niyang katawan. At pakiramdam niya, gumaan at mas umayos pa ang kanyang pakiramdam. Pakiramdam raw niya ay naalis ang mga bigat at lamig sa katawan niya. Kaya natuwa naman ako dahil napaniwala ko nga siya. Kinabukasan, maaga na naman akong bumalik sa bundok na iyon upang manguha ng mga bungang kahoy at mga ligaw na hayop. Ngunit sa pagkakataong iyon, sumama na sa akin ang aking asawa. Kaya hindi ko naman siya tinutulan na isama pa. Pagpasok namin sa mga kakahuyan ay nakita ko sa asawa ko ang lubos na pagkagulat at pagkamangha sa kanyang mga nakikita. Dado, totoo ba itong mga nakikita ko? Sobrang ganda rito. Oo naman, kahit ako nabighani dito sa unang pagkakataon. Sagot ko naman sa kanya. Nagpatuloy pa kami sa pagpasok sa mayabong na kakahuyan. Sobrang naaliw si Delia sa mga nasisilayan at talaga nga natutuwa sa kanyang mga nakikitang tanawin na. Dali Dado, may bukal doon, maligo tayo. Sabi niya, mauna ka na Delia, maunguha muna ako ng bungang kahoy at babalikan na lang kita dyan. Nagmamadali namang tumungo si Delia sa bukal at naligo. Naligo na parang bata. Kaya nagpatuloy na muna ako sa paghahanap ng mga bungang kahoy at mga ligaw na hayop. Habang patuloy sa paglalakada, nanibago ako sa aking kapaligiran. Dahil ngayon ko lang napansin na mas marami pa palang mga puno na hitik na hitik sa mga bunga. At yung mga hayop ay sobrang maamo na parang nakahanda na magpahuli upang maging aming pagkain. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Para akong matutuwa o matatakot dahil tila pinaglalaroan ako ng mga engkanto o kung anumang mga nilalang ang naroroon. Dahil sa kung ano-ano na ang aking naiisip, ay naisip ko na lang na bumalik sa kinaroroonan ng aking asawa upang yayain na siya na makaalis na sa lugar na yon. Dahil natatakot na ako dahil iniisip ko na pinaglalaroan ako ng aking paningina. Nangakmang tatalikod na ako ay narinig ko ang boses ng prinsesa ng engkanto sa aking isipan at nagsasabi na lahat ng ito ay buong puso nilang pinagkakalooba
bilang bagong tagapagbantaya at tagapangalaga ng kanilang tinitirahan. Tanggapin mo ang mga ito, Dado. Ito ay pasasalamat namin bilang aming bagong tagapangalaga at tagapagprotekta sa aming tahanan. Lahat ng mga bungang kahoy at maging mga ligaw na hayop ay malaya mo makukuha at maging pagkain. Simula ngayon, ikaw at ang iyong asawa ay malayang makakalabas-pasok dito sa aming teritoryo. Dahil sa pakikipag-usap sa akin ng prinsesa sa aking isipan, hindi ko na malayan na niyuyugyug na pala ako ni Delia. Dado? Uy! Kissing! Ano bang nangyayari sa'yo? Nang bumalik ako sa aking sarili, ay sinalaysay ko sa aking asawa ang mga sinabi sa akin ng prinsesang Engkanto. Dahil nga sa mga ibinigay ng mga ito sa amin ng asawa ko, ay marami kami nakuhang mga bungang kahoy at mga ligaw na hayop. Kaya nang makarating na kami sa bahay, ay napagpasyahan namin na bumisita sa aming nayon. Delia, mabuti pa tumungo tayo sa ating mga kababaryo upang mabigyan din natin sila ng mga biyayang ating nakuha. Pumayag naman ito dahil nauunawaan niya ang aking nais. Hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman na nangungulila din ako sa aming mga kanayon. Kaya walang pag-aatubiling inihanda namin ang aming mga kinakailangang dalhin upang ipamahagi sa aming mga kababaryo. Ngunit nang makarating kami sa aming baryo, ay ganun na lamang ang aming pagkaawa sa mga to. Dahil sobrang pagmamalupit na pala ang sinapit ng mga ito sa kamay ng mga rebelde. Ayon sa aming mga nakausap, naging bayaran ang mga rebelde ng isang taong nagngangalang Don Ignacio, isang mayaman at kilalang tao sa aming probinsya. Ayon pa rito, pilit kinakamkam ng Don Ignacio na ito ang kanilang mga lupain. Dinadaan daw sa dahas dahil kung ayaw rin nilang pumayag, ipabubugbog at ipapapatay sila sa mga rebelde. Sa una, pilit silang nakipagmatigasan dahil yun lamang din ang kanilang ikabubuhay hanggang sa naging marahas na ang Don. At umabot na pati sa mga buhay ng kanilang asawa at mga anak ay pinagbantaan na papatayin na, kaya wala silang nagawa kahit ito'y labag sa kanilang kalooban. Ayon pa sa nakausap namin, mas maganda raw na huwag na kaming bumalik at upang hindi na rin kami malagay sa panganib dahil mas naging mabagsik ang Don na iyon at mas ganida sa kapangyarihan at kayamanan. Pumunta muna kami sa bahay ni Mang Julian upang makamusta rin ang kanilang kalagayan. Magandang hapon po, Mang Julian. O Dado, pumasok muna kayo sa loob. Nang makapasok kami sa loob ng bahay nila, ay ibinigay na namin ang dala-dala naming mga bungang kahoy at gulay. Mang Julian, ikaw na po ang bahalang mamahagi nito sa iba. Sige Dado, salamat dito ha. Nang mayabot ko kay Mang Julian, ay nagpatuloy na kami sa pagkukwentuhan at doon namin mas napatunayan ang pagkakamkam nga ng lupain ng Don Ignacio na yon. Talagang ganid ang Don na yon at ganun din ang mga bayarang mga rebelde at sa katunayan, sobrang pang-aabuso ng mga ito dahil maliban sa pagkakamkam ng Don sa kanilang mga lupain ay walang habas din na ginagawang pagnanakaw ng mga rebelde sa kanilang mga hayop. Ang masakit pa rito, nakakaranas ang kanilang mga dalagang anak ng karahasan at panggagahasa ng mga rebelde. Dahil sa mga narinig ko ay sobra na lamang ang aking galit sa mga ito at nangako akong tutulong sa abot ng aking makakaya upang maibalik ang dating kapayapaan at katahimikan sa aming lugar. Huwag po kayo mag-alala, Mang Julian. Ako na po ang bahala. Maghulos dili ka muna Dato. Wala tayong laban sa mahaba nilang mga baril. Di na lang ako sumagot pa at maya-maya pa ay nagpaalam na nga kami ng asawa ko kay Mang Julian. Habang naglalakad kami pa uwi ng bukid ay sinabi ko kay Delia ang mga binabalak ko. Delia, kailangan ko matulungan ang ating mga kababaryo.
Hindi ka ba malalagay sa alanganin, Dado? Marami sila. Huwag ka mag-alala dahil tangan ko ang mutya ng kuweba. Hindi na ito muling nagsalita pa, ngunit alam kong lubos ang pag-aalala nito sa akin. Sa aking mga binabalak. Ngunit buo na ang aking desisyon na tumulong sa mga kababaryo kong nakakaranas ng pang-aabuso. Pagdating namin sa bahay ay agaran kong kinuha ang itak at walang sinayang na oras at hinasa ito. Dala ng aking galit sa Don Ignacio na yon at sa mga rebelde ay hindi ko na malayan na halos isang oras ko na pala itong hinahasa. Pagsapit ng takip silim ay nagpaalam na ako sa aking asawa at unti-unti nang bumalik sa baryo. Pagdating ko sa bukana ng aming baryo ay nakita ko agad ang pinagkukutaan ng mga rebelde. Kung hindi ako nagkakamali, halos 7 mga maliliit na kubo ang nakatayo roon. Nakita ko na rin ang mga bahay at mga dekalibre nitong mga barila. Hinintay ko na muna na mas tumilim pa ang buong paligid. At nang sumapit ang bandang alas 7 ng gabi, ay unti-unti na akong gumagapang palapit sa mga to. Dahil sa pagiging maingat ko ay hindi ako natulugan ng mga bantay. Hanggang sa isa-isa kong napatay ang mga to. At malaya kong napasok ang loob ng kuta ng mga rebelde. Pagpasok ko sa loob ng kuta ay doon tumambad sa akin ang dibababa sa 30 katao na may hawak na mahabang mga barila. Walang kaano-ano ay sumugod ako sa mga to. Nang makita nila ang aking ginawa ay walang pakundangan nila kung pinaulanan ng putok. Ngunit hindi sila makapaniwala dahil walang panama ang bala ng barila sa lakas ng tangan kong kabal sa katawan. Dahil sa tangan kong mutya. Nagpatuloy pa ang mga ito sa pagbaril sa akin dahilan upang malaya ko silang mahampas ng aking matalas na itak. Maramarami din ang aking napatay hanggang sa iilan na lang ang natira. O ano? Natatakot na ba kayo sa inyong katapusan? Sambit ko sa mga to at nagpatuloy sa pagwasiwas ng aking matalas na itak. Nang maubos ko na ang mga to at maisakatuparan ko ang pagpatay sa mga rebelde, ay tuluyan na akong bumalik muna sa aming bukid. Iniisip ko na siguro naman makakarating na sa doon na yon ang aking ginawa at magkakaroon ito ng takot. Kinabukasan naging matunog nga ang pagpaslang ng lahat ng mga rebelde. Ngunit nagkamali ako sa aking inasahan. Ang akala kong maging isang babala lang sa doon ay naging hudyat pa ito upang kumuha at umarkila ng maraming bayaran at mga private army. Dahil sa ginawa ng Don, mas naging kinatatakutan pa nga ito. Walang awa ito kung pumatay at lahat ng ayaw sa kanyang pamamalakad ay walang awa niyang ipinagpapapatay maging ang mga bata, bata man o matanda. Dahil sa sobrang dami ng mga binayaran nitong mga tauhan, ay mas naghari pa nga ito sa aming baryo. At tila isa itong hari sa pamamalakad. Naging ganid ang Don na ito sa kayamanan, kaya pati maliliit na kalupaan ay nais niyang maangkin. Dahil sa ginawa ng Don Ignacio na iyon, ay mas naging kaawa-awa ang aking mga kababaryo. Katunayan, sila ang ginawang mga tauhan na tagamina ng mga ginto. Ang dating tahimik at malaya kong kasamahan at mga kaibigan, ngayon ay alipin na ng ganid at sakim na dona. Sobra ang pinsalang ginawa ng don na ito sa aming baryo. Hindi lang kabuhayan ang sinira nito kundi maging ang kalikasan na ginagawang minahan ay tuluyan na nitong sinira. Dahil sa lubos na nangyari, ay labis kong sinisisi ang aking sarili. Dahil kung hindi siguro ako nangialam, hindi magiging ganon ang dinadanas ng aking kababaryo. Hindi sana nasira, pati ang kalikasan. Ilang linggo din ako nanahimik hanggang isang araw. Dado, buntis ako. Talaga, Delia?
Buntis ka na? Halos tumalon ako sa kagalakan dahil ang matagal na naming pangarap na mag-asawa na magkaroon ng anak. Ngayon ay matutupad na, ngunit nang maisip ko ang problema kinakaharap ngayon ay hindi ko maiwasan ang matakot at malungkot sa posibleng mangyari sa aking mag-ina. Lumipas pa ang mga linggo at buwan at unti-unti nang lumalaki ang tiyan ng aking asawa. Ngunit ang kapayapaan at katahimikan sa bukid namin ay nagbabadya ng manggulo. Isang araw may kalalakihan na dumayo sa aming bukid, kasama ang mataba at may katandaan na tao. Ngunit sa suot pa lang nito ay makikita mo na may kakayahan ito sa buhay. Nang makalapit ang mga ito sa amin ay walang pag-aatubiling nagpakilala nga ito sa aming asawa, sa amin ni Delia. Don Ignacio, ako si Don Ignacio. Nais kong bilhin ang inyong lupa sa kahit na magkanong halaga. Mawalang galang na po, Don Ignacio, ngunit hindi po namin ito pinagbebenta. Sagot ko naman dito. Dahil sa mga narinig nito ay biglaan na itong tumayo at umalis nang walang pasabi. Alam kong sobra itong galit sa kanyang mga narinig, ngunit hinayaan ko na lamang. Lumipas pa ang mga araw at may mga kalalakihan na naman na pumunta sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakasama ang taong mayaman na yun. Maulang galang na po sa inyo. Ano ang sadya nyo sa amin? Biglang may sulat na iniabot sa akin ang tao na yun at agarang ko itong binasa. Nakasulat rito na nais niyang bilhin ang aking lupa sa malaking halaga upang gawing minahan dahil sa bali-balita raw na posibleng maraming miniminang ginto rito o mamimina pa lamang. Inalok din ako nito na bukod sa perang aking matatanggap ay maaari akong magtrabaho sa kanya. Nasa akin na yun kung ano ang nais kong trabaho basta ibibigay niya. Pumayag lamang ako sa nais niya. Maliban pa doon sa trabaho at papel na matatanggap ko ay mabibigyan din ako ng lupang pwede kong taniman ng palay. Nang tumingin ako sa taong nag-abot ng sulat ay ngumiti ito sa akin sabay abot ng isang makapal na sobre. Alam kong pera ang nakalagay dito kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili na sinuntok ito at walang pag-aalangan. Dahil sa aking ginawa, nagulat ang iba nitong mga kasamahan at walang pag-aalanganing pinaulanan ako ng bala. Agad ko namang hinugot ang aking itak at walang pag-aatubiling nakipaglaban sa kanila. Nang makita nilang tumatalbog lang ang bala ng baril sa akin ay natakot ang mga ito at nagsipagtakbuhan papalayo. Ngunit ang iba ay aking inabutan at walang awa kong pinagpuputulan ng ulo. Lumipas ang ilang minuto ay nagkaroon na ng katahimikan. Alam kong babalik ang mga yon kaya hindi na ligtas ang lugar na yon para sa aking mag-ina. Delia, magmadali ka. Doon na muna tayo magtago sa bundok na pinagkukunan natin ng mga bungang kahoy. Mas ligtas doon. Sige, Dado. Payag ako para sa kaligtasan namin ang dinadala ko. Nagmamadali na kami nag-impake ng aking asawa at tumungo sa bundok na iyon. Tinungo namin ang dating kuwebang kinahulugan ko at doon kami nagtago pansamantala. Nilinis ko ang buong paligid ng kuweba na iyon at naglagay ng mga sulong at komportableng matutulugan ng asawa ko. Nanguha din ako ng mga bungang kahoy at ng huli ng mga hayop na pwede naming maging pagkain sa loob ng ilang araw. Delia, mamayang gabi, babalik ako sa bahay at sa baryo upang alamin ang mga nangyari. Sige, Dado. Huwag mo kong alalahanin dito. Ramdam ko ang ligtas ako rito. Nang gabi ngang iyon ay pumunta ko sa Nayon at pagdating ko doon, saktong nakita ko si Mang Julian. O Dado, mabuti at nandito ka. Maaari mo ba kaming matulungan?
at isinalaysay sa akin ni Mang Julian ang sobrang pagmamalupit ng Don Ignacio na yon. At nais ni Mang Julian at iba pa nitong mga kababaryong ang tumakas at magtago. Sige Mang Julian, ngayon din ay aalis tayo. Nang maihanda na ni Mang Julian at iba po pa nga kababaryo ang mga kailangan nilang dalhin, ay umalis na nga kami. Saktong tahimik at walang bantay na umaaligi-aligid, kaya madali kami nakalabas ng nayon. Dinala ko sila sa bundok kung saan ko tinago ang aking asawa. Nang makita nilang doon kami patungo sa pinagbabawal na bundok, ay natakot sila sa posibleng panganib sa loob ng bundok. Ngunit ipinaliwanag ko sa mga ito na walang magiging problema dahil labas-pasok na kami roon at nandoon na ang aking asawa. Patunay na ligtas dito. Dahil sa kanilang mga narinig ay isinantabi na muna nila ang kanilang mga takot. Ang mahalaga, makatakas sa kamay ng malupit na dona. Sa ngayon, Dado, sa'yo kami umaasa at nagtitiwala. Makakaasa po kayo, Mang Julian. At nagpatuloy na kami sa pagpasok sa masukal na kakahuyan hanggang sa marating namin ang kuwebang pinagtataguan ng aking asawa. Nang marinig ni Delia na maraming tao sa labas ng kuweba, ay dali-dali siyang nagmanman at nagulat pa siya dahil kasama ko ang aming mga kababaryo. Delia, pwede bang asikasuhin mo muna ang ating mga kababaryo? Dali-dali naman kumuha si Delia ng makakain at paiinom ng mga to. Nang matapos na nga kami sa pagkain at nagpahinga na nga kami kasama ng aking mga kanayon, habang nasa kasarapan ako ng pagtulog ay kinausap ako ng prinsesa ng mga engkanto sa aking panaginip. Dado, magmadali kang bumangon at tumungo sa iyong bahay. Dahil doon, dali-dali akong bumalikwas ng bangon at ginising ko si Delia. Delia, kinausap ako ng prinsesa, si Prinsesa Malena. Pinapapunta niya ako sa bahay. Ngunit habang kinakausap ko ang aking asawa, ay narinig ito ni Mang Julian. Dado, mawalang galang na sa amin. Sasama kami sa iyo. Dahil sa mga sinabi ni Mang Julian ay hindi na ako tumanggi pa. Bali, hinati namin ang aming grupo. Yung iba, pinaiwan namin upang maging tagapagbantay sa mga mahal namin sa buhay. At yung iba naman ay sumama sa akin na. Kasama ko nga si Mang Julian at ang anim pa naming mga kanayon. Sukbit ang aming mga itak. Binagtas namin ang matilim na parte ng gubat at walang ginagamit na sulo. Ayon sa sinabi sa akin ng engkantong si Malena. Nang marating na namin ang aming bukid ay nakita nga namin ang mga armadong mga kalalakihan na walang pakundangan na pinagsusunog ang aming bahay habang walang humpay ang tawanan ng mga ito. Sobra ang galit na naramdaman ko ng mga oras na yun, ngunit pinilit kong pakalmahin ang aking sarili upang makapagplano ng maayos. Mang Julian, palibutan natin ang mga kaaway. Sige Dado, upang walang makatakas. Gumapang pa nga kami palapit sa mga kaaway at pinalibutan namin hanggang sa maging handa na kami. Walang kamalay-malay ang mga kalaban na napalibutan na namin sila hanggang sa sabay-sabay naming sinalakay. Mga kasama, lusubin ang mga kaaway. Sigaw ko at sabay-sabay kaming umatake gamit ang aming mga itak. Sa isang saglit ay nagkaroon ng madugong labanan sa magkabilang paniga. Nang maabutan namin ang mga kaaway ay walang humpay namin pinagtataga at yung iba naputulan namin ng ulo at yung iba natataga namin sa kahit saang parte ng katawan. Ngunit dahil sa mga mahabang di kalibre ng baril na may bitbit ang kalaban, meron sa aming nasugatan at yung iba ay malubha. Dado, ikaw na ang bahala sa iba nating kasamahan. Di ko na kayang tumayo pa. Opo, Mang Julian. Ako bahala. Sinakluluhan ko ang aking mga kasamahan at nagpatuloy ako sa pagsalakay sa mga kaaway.
nang makita ng mga kalaban na hindi ako natatablan ng bala ng barela at kahit na mga patalima ay natakot ang iba at walang pagdadalawang isip na tumakbo papalayo. Dahil ang iba naming mga kasamahan ay nasa paligid, walang sinayang ang mga ito at inundayan ang mga kalaban ng taga at saksak. Nang gabing iyon naubos namin ang mga kalaban, ngunit naabo naman ang aking bahay at marami sa mga kasamahan ko ang sugatan, kasama na si Mang Julian. Naalala ko may baon pala akong ginawa dati malapit sa bahay, kaya agad akong tumungo dito at kumuha ng tubig gamit ang dating timba na nilagay ko sa balona. Nang makakuha ko ng tubig at inilagay ko ang aking mutya, ay ipinainom ko ito at tinungo ang aking mga kasamahan na sugatan. Walang ano-ano, ipinainom ko ang tubig na pinagbabaran ng aking mutya at isa-isang iglap. Nagulat sila dahil bumalik ang kanilang mga lakas. Dahil sa tubig na kanilang ininom na pinagbabaran ko ng mutya ay tumigil ang pagdurugo ng kanilang mga sugat. Umuwi na nga kami sa aming pinagtataguan upang makapagpahinga at makatulog na muna. Mga kasama, umuwi na muna tayo. Sumunod naman ang aking mga kababaryo at pagdating doon sa aming pinagtataguan ay parang walang nangyari dahil malalakas at wala nang iniindang sakit ang aking mga kasamahan na nasugatan kanina lamang. Kaya masaya ang kanilang mga asawa at anak sa kanilang pagbabalik. Mabuti na lang, Dado, may tangan kang mutya. Dahil kung wala, siguro marami na sa atin ang namatay. Wala po yung Mang Julian. Maswerte lamang po ako na ako ang napili at pinagkalooban. Dahil sa aking tangang mutya, mas lumakas ang paniniwala ng aking mga kababaryo na matatalo namin ang sakim at ganid na Don Ignacio. Tama sila, Dado. Dapat tapusin na natin ang laban na ito. Hindi na ako kumibo upang makapag-isip muna ako ng magandang mga plano. Maya-maya pa ay tumayo ako sa gitna at nagsalita sa aking mga binabala. Mga kasama, bukas lulusubin natin si Don Ignacio at babawiin natin ang ating mga lupa. Sumang-ayon naman ang mga ito kaya nang makapagkasunduan na namin ang aming mga plano, sa kinabukasan ay nagpahinga na kami at natulog. Kinabukasan ay maaga kaming naghanda ng aking mga kasamahan upang pumunta ng Nayon upang lusubin si Don Ignacio. Lahat ng mga kalalakihan ay sumama dahil komportable naman ang mga asawa namin na iwan dahil umaga. Ilang oras pa ang lumipas ay nagpatuloy na nga kami sa aming paglalakbay patungong baryo. Nasa bukana pa lang kami ng baryo ay marami ng mga nakabantay na mga kalalakihan at may mga hawak na mga barila. Lumapit ako kay Mang Julian at sinabi kong hatiin namin sa dalawang grupo ang aming mga kasamahan. Bali ang unang grupo na kinabibilangan niya ang unang sasalakay at kapag nakuha nila ang atensyon ng mga bantay, doon kami pasimpleng papasok upang sumalakay. Sumang-ayon naman si Mang Julian kaya nagsimula na kami sa aming mga plano. Nauna nga silang sumalakay at nang makita sila ng mga bantay ay hinabol sila ng mga ito. Dahilan upang mawalan ng bantay kaya wala na kaming sinayang na panahon at lumusob na rin kami. Pagsugod namin ay nagkaroon ng labanan dahil sa napaghandaan na rin pala ng mga kaaway. Dahil sa baril ang gamit ng mga kalaban at itak lang ang sa amin ay alam naming dihado kami. Kaya umatras muna kami. Inantay na lang muna namin ang dumilim upang kahit papaano ay magkaroon kami ng laban sa mga ito. Mang Julian, mas mabuti pa siguro. Pabalikin muna lang muna natin ang iba nating kasamahan upang magbantay doon sa mga kababaihan. Sinunod naman ni Mang Julian ang pakisuyo ko kaya medyo nabawasan kami. Ngunit para sa akin, okay lang yun. Ang mahalaga, ngayong gabi, matatapos na ang gulo at paghahari ni Don Ignacio sa aming baryo. Inantay namin na sumapit ang gabi upang umatake sa mga kalaban.
Ngunit nang papalapit na ang gabi ay nagulat ako dahil pumunta si Delia sa amin upang maghatid ng makakain namin. Delia, bakit ka pumarito? Lubaba panganib para sa iyo at sa dinadala mo. Galit kong sabi rito ngunit nagdahilan lang ito na lubha siyang nag-aalala para sa akin lalo na't hindi pa kami nakakakain. Dahil sa kanyang mga katwiran ay wala na akong nagawa pa. Dahil kahit papano, tama nga naman siya. Dahil ang totoo, nakakaramdam na rin naman ako ng gutom at uhaw dahil sa pag-aantay namin na gumabi. Tinawag ko ang isa sa mga kasamahan ko upang maging bantay ni Delia. Nagpasalamat naman ako dito dahil sa napakisiyuan ko to nga, siya muna ang magbantay sa aking asawa. Dalawang oras pa nga ang dumaan at dumating na ang gabi, kaya naghanda na ako at ang mga kasamahan ko. Mga bandang alas 7 ng gabi nang magsimula kaming sumalakay sa mga kalaban. Talagang ganid at salot ang Don Ignacio na ito dahil mas dumami palalo ang mga taong binabayaran niya upang gawing tagapagbantay at private army. Kung sa bagay di hamak na mapera at mayaman ang taong ito kaya kayang-kaya niyang bayaran at suhulan ang mga to. Unti-unti nga kami gumapang papalapit sa mga to at walang ano-ano ay sinugod na namin ang mga ito. Sa isang iglap, marami ang aming napatay dahil hindi nila inaasahan ang aming pag-atake. Ngunit nang makita ako ng mga ito ay walang habas akong pinaputukan na ng mga baril. Buti na lang may tangan ako dahil kung wala, siguro ginisa na ng mga bala ang aking katawan sa dami ng mga to. Dahil sa ginawa ng mga ito sa akin, naging hudyat iyon sa mga kasamahan ko upang tumago at mas maging maingat ang mga ito. Habang pinagbabaril ako ng mga kalaban ay wala naman akong tigil sa pagwasiwas ng aking itak sa mga kalaban. Dahil dito nabigyan ko ng takot ang mga kalaban kaya umatras sila at tumakbo sa mansyon ng Donna. Maya-maya pa ay may lumabas na isang lalaki sa balkonahin ng mansyon. At alam ko nga, ito si Don Ignacio. Dado, bihag ko ang asawa mo! Nagulat ako sa sinabi ng Donna. Kaya tumingin ako sa kinaroroonan nito at nakita ko nga ang aking asawa na hawak ng isang lalaki at tinututukan ng baril sa ulo. Sinabi ko na sa iyo, Dado, na ibigay mo ang lupang kinakailangan ko. Dahil sa pagmamatigas mo, tanggapin mo ang gagawin ko sa asawa mo. Walang ano-ano ay pinaputok ng lalaki ang hawak nitong barela sa asawa ko. Dahilan upang humantusay ito at mawalan ng buhay. Dahil sa mga nangyari, mas sumiklab ang galit ko. Kaya walang ano-ano, iwinasiwas ko ang aking itak sa mga kalaban. Nang makita ito nila, Mang Julian ay lumusob din sila hudyat upang magkaroon muli ng matinding labanan. Dahil sa kapal kong taglay sa katawan ay hindi umubra sa akin ang kanilang mga barila dahilan upang matalo at maubos namin ang mga ito. Hanggang si Don Ignacio na lang ang natitira. Tubakbo ka ngayon, Don Ignacio, dahil ito na ang mga huling gabi mo. Sambit ko rito habang patuloy sa pagsunod hanggang sa maabutan ko ito at walang awang pinutulan ng ulo. Dahil sa mga nangyari, nakarating ito sa gobyerno. Nakarating ang madugong patayan sa aming baryo. Ngunit napag-alaman na wala kaming mga kasalanan dahil sa pang-aapi ng isang ganit na tao at sakim sa kayamanan. Kaya ipinagtanggol lang namin ang aming mga sarili. Hindi kami nakulong. Dahil sa aking ginawa, ay itinuring nila akong bayani ng aking mga kababaryo. At dahil wala na ang aking pinakamamahal na asawa, ay tinahak ko na lang ang pagiging albularyo. At gamit ang tangang kong mutya ng kuweba, ay nanggagamot ako at marami akong napagaling at natutulungan pang mga tao. At dito po nagtatapos ang aking kwento.
Naway ito'y inyong nagustuhan. Marami salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ang inyong lingkod, Dadong.